ay mag-ibon at sambahin ang buong. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo na kami ay mabigisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal. At pag-alabin nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat magkasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Si David ay hinirang sa lahat ng kalalakihan sa Israel, parang taba na iniwalay sa handog na inialay. Pinaglaruan lamang niya ang leon na wari bisirong kambing at ang mga oso na wari maliliit na tupa. Binatilyo pa lamang siya nang patayin niya ang higante at sagipin sa kahiyan ang bayang Israel. Pinabagsak niya ang palalong si Goliath sa pamagitan ng isang bato na ibinala niya sa kanyang saltik. Sapagkat nanawagan siya sa Panginoong kataas-taasan, pinag-ibayo nito ang lakas ng kanyang bisig at napatay niya ang batikang mandirigma na kaaway upang igalang ng mga bansa ang kapangyarihan ng kanyang bayan. Kaya't tinawag siyang ang nagwagi sa 10,000. At noong igawad sa kanya ang korona ng pagkahari, ipinagdiwang siya ng bayan sapagkat hinirang siya ng Panginoon. Nilupig niya ang mga kaaway na Pilisteo at pinasuko sila hanggang sa panahong ito. Nagpa
nagpasalamat siya sa Diyos sa lahat niyang nagawa. Sa kataas-taasan at kabanal-banalan niya, iniukol ang karangalan. Humabi siya ng mga awit na nagmumula sa kaibuturan ng puso upang ipakilala ang pag-ibig niya sa may kapal. Naglagay siya ng mga awit at manunugtog upang umawit sa harap ng altar sa saling ng mga alpa. Pinaringal niya ang pagdiriwang ng mga pista at itinakda ang kanilang mga araw sa loob ng isang taon. Ano pat umangalingaw-ngaw sa tahanan ng Panginoon ang papuri sa kanyang banal na pangalan mula sa pagbukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Pinatawad siya ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan at ibinigay sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Iginawad sa kanya ang korona ng pagkahari at ipinangako sa kanyang angkan ang trono ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Ang Diyos na ito ay ganap ang gawa at maasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag na mayroong nasa at naghahanap ng kanyang kalinga. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Panginoon buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kumuog, purihin ng lahat. Kaya pupurihin kita't aawitan sa lahat ng bansa nitong daigdigan. Ako ay aawit sa iyong harapan. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig niya'y walang katapusan kay David at lahat niyang mga angkan. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Magsitayo po ang lahat. Ang salita mula sa Diyos, kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus. Sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya
ay si Juan Bautista na muling binukay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya ay si Elias. Siya'y propeta katulad ng mga propeta noong una anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito. Muling nabukay si Juan at pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinagad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito ay taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayakan si ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunaking mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyakan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ay hilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po, ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinagutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ngayon po, First Friday ng buwan ng Pebrero, kaarawan ngayon ng ating Panginoong Jesus bilang Sacred Heart. Kung pagmamasdan natin ang larawan ng ating Panginoong Jesus bilang Sacred Heart, mapapansin natin ang puso ng Panginoon ay nasa labas. Ano ngayon ang ibig ipakayag ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang larawan na nakalabas ang kanyang puso? Ang Panginoong Jesus, mahal na mahal niya ang lahat ng tao. Mahal na mahal ng ating Panginoong Jesus ang bawat isa sa atin, masama man tayo o mabuti. At ang kanyang pagmamahal sa atin ay sa lahat ng paraan, lagi-lagi tayong minamahal. At ang kanyang pagmamahal sa atin, walang katapusan. At bilang pagmamahal niya sa atin, tayo ay lagi niyang iniaasikaso, inaalagaan ng husto. Yan ang ibig sabihin ng larawan ng Sacred Heart na ang kanyang puso nakalabas. Sapagkat mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Jesus, mahalin din natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at buong pag-iisip. Gawin natin siya number one priority natin siya sa buhay. At para mapatunayan natin ang ating pagmamahal sa ating Panginoong Jesus, tulad ng Panginoon, mahalin din natin ang lahat ng tao. Mahalin natin ang ating kapwa. Magmahalan tayo at bilang pagmamahal, maglingkod tayo sa lahat ng tao. Lagi tayong magkawanggawa. Yan ang ibig sabihin ng larawan ng ating Panginoong Jesus bilang Sacred Heart. Magsitayo po ang lahat. Magiging matagumpay lamang ang ating pakikipaglaban sa puwersa ng kasamaan kung magsasama-sama tayo sa panalangin. Ang ating tugon, Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan, naway maging matapang na mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo ng katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong lahat naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na puwersa na siyang umaalipin sa tao. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong mga Kristiyano, naway maging hayag sa pagsasalita sa ating
mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Makalangit na Ama, hindi nagbabago o kumukupat ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng katapangan na manakan sa iyong presensya sa lakat ng araw. Hinigiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mo na kami ay makaisa niyang lubusan, upang ang pagsamba sa iyo ay marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na mag-akin ng sarili nang kami ay matubos. Kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo at tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayan mo ay dito na banaag. Ito ang sangkatauhan na naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip
sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakando para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin
kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakot ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hanggang mamatay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat sa na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang makamit ninyo ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At magpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, narangal ka na namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, Padre Jesús, Nazareno.